handog ng Diyos sa kanan. Sa panahong tikang lupa, sa panahong ang anis sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa mga kapatid, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa mga naririto po, yung mga papasok pa lang, huwag po kayong magmamadali, dahan-dahan lamang po. Naririnig naman po ako sa labas, gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon pong linggong ito ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating pong Jesus Nazareno, Corpus Christi. Hindi lamang paalala na ang ating tinatanggap na tinapay sa komunyon ay siya ring tunay na katawan at ang alak na iniinom siyempre ng tagapagdiwang ay tunay na dugo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Higit pa roon, pinaalalahanan din sa atin na sa ating pagtanggap sa Kanya, tayo ay nagiging Kanyang katawan at dugo sa buhay na ito, sa araw-araw nating pamumuhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaramal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, aring ng namin amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal. Sama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalusalo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang
upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailanman di masasabing. Paghahain inilahad ng iyong
isisa. Ang korderong nagliligtas, ang mana nang nagsilikas, Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong hapag. Lahat kami alagad sa buhay mo, walang wakas. Buhay si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Araw ngayon ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan. Sa iba po sa atin, nasa gitna tayo ng long weekend dahil walang pasok bukas at national holiday, araw ng pamamahinga. Pero kung kayo may naririto o sa inyong mga tahanan at opisina ay nagtatrabaho sa araw na ito, nananatiling araw ito ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya bilang pasasalamat po sa kanyang kagandahang loob sa atin at sa ating mga biyayang natatanggap,
pati na ang kakayahang pagsusumikap sa mga ito, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At siguro sa ating palakpak, pwede na rin nating tanungin, tinatanggap ba natin ng tunay ang ating Poong Hesus Nazareno? Siguro po marami sa atin, hindi na po ako, kumbaga ako rin ay kasama na rin, no? Siguro ilang taon na bago ako pumasok ng seminaryo, ay may ideya, may konsepto, may kahulugan ng pagiging banal. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging banal? At siguro yung unang pumapasok sa atin ay yung palasimba. Halos araw-araw nandito sa simbahan. Bawat araw na siya'y naririto, bukod pa sa pagsisimba, isang limang dekada ng rosaryo, may kanya-kanyang debosyon sa bawat araw, no? Ang bumubulong sa kanyang mga labi ay mga panalangin na kaluhod ng taimtim. No? Para bagang ang banal ay yung kung gaano kakadalas sa pagsisimba, sa pagdedebosyon. Siguro kapag sa social media, puro Bible verse yung ating mga pinopost tungkol sa simbahan, tungkol sa tamang pagsiserve. No, minsan nakikita natin pinupuna yung mga hindi nagsisilbi ng maayos. No, yung iba nagbibilang ng oras, kailan ba ako nagsiserve? No? Ano mang ministry o ano mang organisasyon ka nabibilang? At kung pag-iisipan natin yun, no, sa isang banda, iyon ay mga bagay na nakakatulong. Nakapagpapaigting ng ating pakikipag-ugnayan at pagkilala sa Diyos. Pero kung iisipin din natin sa kabilang banda, hindi ba't yung ating buhay pananalangin, kung titignan natin, di ba napakaliit na bahagi lang ng buhay natin yun? Iilang porsyento lang. Dahil pagkatapos mo sa simbahan, no? May pamilya kang uuwian, may trabaho kang kailangang gawin, may mga bagay sa buhay mo na kailangan mo ring pagkaabalahan. May mga bayarin, may mga kailangang tapusin at isumite. May mga kailangang mga bagay na pinagkakaabalahan at tinatapos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang mga magkakapatid, bilang magkakapamilya, bilang mga magkakatrabaho, bilang isang Pilipino. No? Magandang kilalanin po yun dahil bukas, Independence Day. No? Maganda rin pagnilayan ngayon at bukas. Ano ba ibig sabihin ng pagiging Pilipino natin ngayon? No? Pero ang punto ko riyan ay kung tutuusin, may buhay pa tayo sa labas ng panalangin at sa labas ng debosyon. Kaya magandang tanungin, kung ganun, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging banal? Magandang pagnilayan po ito ngayong Linggo dahil ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno, Corpus Christi. At itinatag ang dakilang kapistahang ito bilang pag-alala at paalala na kapag tayo'y nagtitipon sa banal na misa at nangungumunyon, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno sa forma, sa anyo ng tinapay at alak. Kaya nga sabi sa mabuting balita, no, sino man ang tumatanggap sa akin ay siyang nagkakaroon ng buhay. No? Hindi ko lang sinasabing buhay na walang hanggan, ha? Tandaan ninyo. Dahil yun ay nasa pag-asa natin sa susunod pa. Pero pag tinanggap natin si Jesus, tayo'y tumatanggap ng buhay. Yung kahulugan, yung lakas, yung pag-asa, tinatanggap natin siya. Pero hindi tayo para bagang mga halimaw
na kumakain ng laman. Pag tayo'y nangungumunyon, walang nagbabago sa pagiging tinapay ng tinapay at yung pagiging alak ng alak. Kung anong lasa niyan, yun na yun. Pero yung kahulugan nito, ito ay ang tunay na katawan, tunay na dugo ng ating Poong Hesus Nazareno na siyang ating tinatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero siguro mas magandang tignan, no? Kung ganun nga, ibig sabihin, katulad ng bawat pagkain na kapag kinain natin, bahagi na ng katawan natin, kapag tinanggap natin at sinabi natin, Amen, bilang tugon sa katawan ni Kristo. No? Ibig sabihin, sa ating pananampalataya, tinatanggap natin na magiging kabahagi natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Parte na siya ng buhay natin. At tayo'y natitipon upang makipagkaisa sa Kanya. Maging parte tayo ng Kanyang buong katawan, ang simbahan, no? Kaya yung mga katabi ninyo, ibig sabihin, may kaugnayan kayo sa bawat isa. Hindi man kayo magkakilala. Subalit bilang kapwa Kristiyano, kapwa nananampalataya, hindi tayo pwedeng wapakels sa bawat isa. No? Yung walang pakialam, dahil tayo'y inuugnay at binubuklod ng Diyos. At kasabay noon, ang bawat isa sa atin ay bahagi na rin ng ating buhay ang Diyos. Kaya nga, komunyon eh. May union na nangyayari. May dalawang bagay na pinagkakaisa. Ang ating pagkatao, ang pagiging Diyos sa tao ng ating Poong Hesus Nazareno, magkasama. Ibig sabihin, dahil tinanggap natin ang ating Poong Hesus Nazareno sa komunyon, hindi na siya hiwalay sa ating buhay. At doon po papasok yung hamon ng pananampalataya. Kasi ibig sabihin nun, pagkatapos natin dito sa simbahan, pag-uwi natin sa ating mga pamilya, pagbalik natin sa duty natin sa mga trabaho, pag tayo'y muling pinaaalalahanan na tayo'y ina, kapatid, empleyado, Pilipino, tagaganito, tagaganyan. Sa bawat sulok po ng buhay na iyon, ay daladala natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Daladala natin ang Diyos. At ang tanong, naipalalabas ba natin ang Diyos sa ibang tao? Kung gaano siya naging mabuti at mapagmalasakit sa atin, yun ba ay ginagawa din natin? Kung gaano siya nabubuhay sa katotohanan at nagiging katotohanan, tayo ba ay tapat sa totoo? At kung nakita natin siya ay may paninindigan, tayo ba may paninindigan sa buhay? Mga kapatid, yun po ang sukatan ng tunay na pananampalataya. Kung paano mo inilalabas ang Diyos sa iyong salita, sa iyong gawa, sa iyong pagpapasya, sa iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa. At magandang pagnilayan po iyon. Dahil iyon ang ibig sabihin ng pagiging tunay na banal. Ang tunay na kabanalan, nakikita sa tamang pagkilos. Ang tunay na kabanalan, nakikita sa tamang pagmamahal sa kapwa. Hindi nangungunsinti, hindi nabubuhay sa mali, pero palaging ipinaaalala at sinasagawa yung kung ano ang tama. Ang tunay na banal ay iyong pinag-iisipan ang ginagawa at hindi barabara. Ang tunay na banal, may katapatan sa pananalita kahit sa social media.
ang tunay na banal ay yung pinagsusumikapan na maabot ang mga pangarap dahil alam niyang iyon ay tawag ng Diyos sa kanya. At kung magkulang man, ang tunay na banal ay may pagpapakumbabang loob na aminin ang pagkakamali at itama ito. Ito po ang ating pananampalataya. At sa pananampalatayang ito, gaya ng sa unang pagbasa, inaalala natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang siyang nagligtas sa Israel, ang siyang nagligtas sa sangkatauhan. At iyon po sana ang ating hingin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa ating pagtanggap ng ating pong Hesus Nazareno sa komunyon. Na sana sa araw-araw natin, hindi nawawala ang pagiging tunay na banal na Kristiyano. Na sa ating araw-araw na pamumuhay, nakikita ng tao sa atin kung sino ba ang ating pinupuri at tinatanggap. Walang iba kundi ang Diyos na mabuti, ang Diyos na nagmamagandang loob, ang Diyos na nagpapatawad, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Mahal na poong Hesus Nazareno, nakipagkaisa ka sa amin, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang binuklod ng Diyos sa Kanya, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang mapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may gatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama, mga kapatid, sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapalat biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggang, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo. O Diyos naming Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesu Kristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo. Siyang nakikipagkaisa sa atin. Siyang nananawagan na dalin siya sa lahat ng sulok ng ating buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan
sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us the breath of life, raised and divine. We have come to break the bread. Share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo. Darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga bata from 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sila Miss Shirley o Miss Jocelyn
record staff ng parokya. Para sa mga detalye, ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Paalala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, huwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Ardiocesan Shrine of the Black Nazarene. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa't dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, kinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.